Napabalikwas ng bangon si Beth matapos makarinig ng pagkabasag at tila nagwawala sa kusina. Tumatahip ang dibdib niya sa kaba na baka may nakapasok na magnanakaw o ano. Nagmamadali siyang bumangon. Sinadya niya rin sa kabilang kwarto si Lyndon, ngunit wala ito doon. Mas lalo siyang kinabahan, hindi kaya hinuhuli nito ang magnanakaw? Nalaki ang mga mata niya. Wala siyang laban kung sakali, ngunit nagmadali pa rin siyang bumaba at nagtungo sa kusina. Kaya lang ay tila nahulog ang puso niya sa nakitang kalat at maraming basag na gamit. Umikot ang mga mata niya sa paligid. Agad na napasinghap matapos makitang si Lyndon na nakayukyuk sa gilid ng lamesa. Akmang lalapitan niya ito ngunit agad itong tumayo at malamig siyang tiningnan. "Don't come, maraming bubog." Sita nito pero ito naman mismong naglakad. Bakit ang daming basag? Hindi niya napigilan tanong. Nagsalubong ang kilay nito. "Don't ask, I didn't give you permission to ask." May malamig ba sa yelong sagot nito. Napalunok siya at hindi makalmang bilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Umawang pa ang mga labi niya noong lagpasan siya nito. "Lyndon, sagutin mo naman ako ng maayos." Hinabol niya ito at hinawakan sa braso. Ngunit nalaki ang mga mata niya matapos makitang duguan ng kamay nito. Napaaway ba ito? O ano, dumoble ang takot niya matapos mapansin ang sugat nito na maaaring nakuha sa bubog. Bakit ka may sugat? Paano mo nakuha to? Hindi niya mapigilan ang nginig sa boses niya. Nag-aalala siya para kay Lyndon. Pero mukhang wala itong pakialam. Halos mapasigaw siya noong iwaksin itong kamay niya at iwan siya nito sa ibaba. Walang lingon-likod pa itong bakyat sa hagdan. "Lyndon!" tawag niya. Ngunit hindi siya nito nilingon. Napalunok siya at tinanaw na lamang ang pag-akyat nito. Galit ba ito sa kanya dahil sa nangyari kanina? Dapat ba ay pumayag na lang siya at nagpaubaya? Mara siyang huminga ng malalim bago binalikan ng tingin ng maraming kalat. Gusto niyang linisin ngunit mas nag-aalala siya sa sugat ni Lyndon. Hinanap niyang palanggana. Nilagyan ng malinis na tubig. Kinuha niyang bimpo at naghanap ng alkohol, bulak at pwede pang pampanggamot. Nang makuha lahat ay nagmamadali siyang umakyat. Hinanap niya ito. Wala ito sa kwarto pero dinala siya ng mga paa niya sa balkonahe. Nakahinga siya ng maluwag noong makita niya ito doon at nakaupo sa isang upuan. Galit ka pa sa akin? Panimula niya bago lumapit at nilapag sa mesa ang mga dala. Nilagyan niya rin ng alkohol ang tubig. Hindi ito kumibo. Binawi pang kamay noong hawakan niya. Nagtitimpi niyang kinuha ulit yun. "Lilinisin ko lang ang sugat mo. Hindi na kita guguluhin pagkatapos dito." Gusto niyang maiyak lalo na't wala itong sagot sa kanya. Sinandal lang nitong ulo sa upuan. Kita niya pang pag-ikting ng panga nito. Marahil ay dahil sa galit. Kinakabahan man ay tahimik niyang nilinisan ang sugat nito at binigyan ng gamot. Binalot niya rin yun ng ghost. Maingat niya pang nilapag sa mesa noong matapos. Sumingot siya upang pigilan ang iyak. Agad siyang tumayo. Pasensya ka na. Hindi kita napagbigyan kanina. Sa ibang araw na lang kapag magaling ng mga kamay mo. Kinagat niya ang labi. Ayaw niya lang naman dagdagan ang kasalanan niya. Pero mukhang mali na hindi niya ito pinagbigyan. "Do you really think I am just after your body? Ganun ba tingin mo sa akin? Nakatawan lang ang gusto sa'yo?" May galit na tanong nito. Umawang ang mga labi niya. "Hindi naman sa ganun. Akala ko lang nagtampo ka na. Hindi ako pumayag kanina." "Shut the hell up, Beth." Napaigtid siya sa sigaw nito. Napayuko. Gusto niya itong pagalitan, ngunit ayaw niya sumabay sa galit nito. "Do you want to confess anything?" Biglang tanong nito na pumukaw sa kanyang atensyon. "Confess? Ano namang aaminin ko?" Dumoble ang kaba niya. "Ano ang gusto nitong malaman?" Nagtagal bago ito sumagot. "Nothing. Go to bed." May galit pa rin utos nito. Ayaw niya pa sanang umalis pero galit siya nitong tiningnan. Kaya't sumusuko na lang siya na tumalikod. Gusto niyang linisin ang kusina pero bukas na lang siguro. Napapaisip siya inakto ng mga sinabi ni Lyndon pero wala siyang mahanap na sagot. Magnamag niyang iniisip yun. Ni hindi alam kung anong oras siya nakatulog. Nalingat lang siya noong maramdaman ang hapdi sa balat niya. Pagmulat niya ng mga mata ay mataas na ang sikat ng araw. Ang sinag nito'y pumapasok sa kwarto at tinatamaan ang balat niya. Napabalikwas siya ng bangon.
Napatingin sa bawat gilid niya, ngunit wala na roon ang kambal. Bakit hindi siya ginising? Napailing siya at inayos na lamang ang higaan. Sinilip niya rin ang kwarto ni Lindon pero mukhang hindi naman yun natulog doon. Bumaba na lang siya para sana linisin ang kalat kagabi. Ngunit pagbaba niya yung malinis na yon, walang kahit na anong bubog, nakita pa niyang nakatakip sa mesa. Pagtingin niya ay almusal yun, itlog at fried rice. Napatakip siya sa kanyang ilong at tinabig sa gilid ang fried rice. Naghanap siya ng bagong lutong kanin ngunit wala siyang makita. Itlog na lang ang kinain niya. Lumabas siya pagkatapos nun, pilit niyang tinanaw sa paligid o hinahanap ang tawa ng kambal. Ngunit wala, napatigil pa siya at napatitig sa malawak na lupain. Sa tansya niya ay taniman niya ng iba't ibang klase ng gulay. Ma'am, magandang umaga po. Napabaling siya sa boses ng matandang lalaki. Agad siyang ngumiti na umakitang nakangiti ito sa kanya. May dala-dala itong basket. Magandang umaga po. Nakita niyo po ba sila Lindon? Sa Sir Lindon, nagtungo po sila sa may manggahan. Gusto niyo po bang ihatid ko kayo doon? Tinuro pa nitong dulo ng lupain. Nangiwi siya sa layo noon. Hindi niya nga matanaw kung nandun ang kambal. Hindi na siya tumanggi at sumabay na lang sa matanda. Doon naman daw ito magsisimulang mag-harvest. May bagyo mamaya kaya kukunin ng ilan na pwede. Hindi naman malakas ang bagyo, kwento nito. Pero ang taas po na sikat ng araw. Mapagloko ang panahon, iha. Kakabalita lang kagabi na may bagyong papasok sa bansa. Napatango siya. Sasagot pa sana ngunit natanaw na niya si Siren na kumakaway sa kanya. Mommy, here! Sigaw nito. Nagpasalamat muna siya sa matanda bago lumakad patungo doon. Doon niya mas napansin ng maraming tauhan na nagha-harvest. Luminga pa siya at hinanap si Sander. Dumako ang tingin niya sa dulo. Sa tabi nito ay si Lindon na may hawak sa basket. Ayaw po akong isali ni Daddy Lindon sa pag-harvest, maktol ni Siren. Mainit kasi anak, pagrarason niya. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila sa ilalim ng mangga. Ninayos niya ang tsinelas at naupo doon. Pinaupo niya rin sa kandungan niya si Siren. Bakit si kuya pinayagan? Protesta nito. Tinanaw niya muli si Sander at Lindon. Napangiti siya matapos makitang mukhang nag-e-enjoy si Sander sa pagpitas ng kamatis. Kaya lang, nawala ang ngiti niya noong magsalubong ang mga mata nila ni Lindon. Seryosong tingin ito. Nag-iwas din ito kagad ng tingin na para bang hindi siya nito napansin. Para siyang nakaramdam ng butas sa puso niya, pero binaliwala na lang niya. Nilingon niya pa ang kamay nito na nababalot ng gauze. Ang kabilang kamay nito ang may hawak na basket. Kuya Sander, insisted to have Daddy Lindon. May sugat po kasi si Daddy, kwento ni Siren. Nag-alala siya lalo, palaisipan pa rin sa kanyang pagwawala nito kagabi. Pero natatakot na siyang magtanong. Mommy, may bunga na yung mga mangga nila? Daldal pa ni Siren. Napatingala siya at halos mangasim sa mga hilaw na mangga. Napanguso siya at pinatayo si Siren para makatayo siya. Gusto niyang kumuha kahit isa lang. Akmang aabutin niya yun nung makitang patakbo si Sander papalapit sa kanila. Careful, Sander! Ngunit huli na ang sigaw niya. Nadapa na ito, napapikit siya at lalapitan sana to ngunit nauna na si Lindon. Walang iwing binuhat nito si Sander. Nag-aalala siyang lumapit nung ibaba na nito si Sander sa lilim ng mangga. I am not hurt, Mommy, ani Sander. Mag-ingat ka sa susunod, huwag kang basta tumatakbo. Sermon niya dito. Pero ang tingin nito ay na kay Lindon na nakatayo sa gilid niya. Did it bleed again, Daddy? Don't you want to go to the hospital? May pag-aalalang tanong nito kay Lindon. Umawang ang mga labi niya at mabilis na nilingon ang lalaki. Wala itong nagawa nung kunin niyang kamay nitong pinangbuhat kay Sander. Dumudugo na nga ulit yon. Umuwi na tayo, gagamutin ko. Madi niyang bigkas. Malayo to sa kamatayan. Kapag nagamot, oo. Kapag hindi, baka yan pang ikamatay mo. Ikakasal ka pa naman. Natigilan siya nung basta na lang itong tumalikod at umalis. Tila nagalit sa sinabi niya. Napairap siya at niyakag na lamang ang kambal na maglakad na rin pabalik sa bahay. Tinanaw niya pa isang beses ang manggahan bago sumunod. Pagbalik ay maghapon na naman siyang hindi pinansin ni Lindon. Ilang beses niya nang ginamot ang sugat nito. Ang kulit kasi.
Pilit na nagtatrabaho kahit nabawal pa. Pero nalulungkot siya sa hindi nito pagpansin sa kanya. Ang kambal lang kinakausap nito. Ito pang nagpatulog sa dalawa. Mabigat ang loob niyang nagtungo sa balkonahe noong magdilim. Siguro umiiwas na nga ito sa kanya dahil ikakasal na to. Napabuntong hininga siya ngunit nabitin ng mapansing. Nasa gilid na niya ito't nakatanaw na rin sa kalangitan. Tumikim siya at kinudkot ang mga daliri. Hindi ko alam kung bakit kagalit pero sorry. Mahinang bigkas niya. Gumalaw ito't sumandal sa barandilya. Nalamig siya noong titigan siya nito. Have you ever been married before? Bigla ang tanong nito dahilan upang magulat siyang mapalingon dito. Nalamig ang buong katawan ni Beth sa tanong nito. Kumabog na malakas ang dibdib niya. At tila magpapawis din ng malamig. May hinala na ba to? Alam na nito? Sino nagsabi? Yun din kayang rason kung bakit na nagwala? Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya kayang umamin. Hindi ganitong plano niya. Ang balak niya ay may anal muna si Malcolm. Paano ko sabihin na niya ngayon? Magagalit ba to? Napatitig siya sa seryosong tingin nito. Walang ngiti sa labi tila nakabase sagot niya kung magagalit to. Para siyang nasa hot seat, napalunok siya. Ayaw na niyang dagdagan ng kasalanan niya. Mas makakabuti ba kapag aamin na siya? Gusto ko ng mangga. Bigla ang sagot niya. Napapikit siya. Nasa dulo na ng labi niyang pag-amin. Ngunit hindi niya pa kaya. Mangga? Bulong nito. Tumikim siya tipid na ngumiti. Papanindigan na lang niya. Gusto naman talaga niya ng mangga. Kanina kasi diba may bunga yung puno ng mangga. Gusto ko sanang kumuha. Nakagat niya ang labi sa pagkautal. Umiwas siya ng tingin upang hindi nito mabasa ang reaksyon niya. Mangga, ngayong gabi? Are you on your period? Kuryosong tanong nito. Nalaki ang mga mata niya at kagad na umiling. Hindi ah, gusto ko lang ng mangga. Ang tagal na kasi nung kumain ako ng mangga. Dumoble ang kaba niya nung hindi ito sumagot. Nahalata ba nitong naliligaw niya ang usapan? Fine, ikukuha kita dito. Hintayin mo ako dito. Mabilis niyang pinigilan ang braso nito. Hindi na. Kunot nung napalingon ito sa kanya. Kasi, gabi na. Bukas na lang. Mahinang usal niya. Doesn't matter. I want to satisfy your cravings. May di natugon nito. Marahan nitong inalis ang pagkakahawak niya sa braso nito at basta na lang siyang iniwan sa balkonahe. Pagod siyang napabuntong hininga. At least nakataka siya sa pagtatanong nito. Sana hindi na nito maiungkat yon hanggat sa maianal na niya si Malcolm. Wala rin namang silbing umamin lalo pat ikakasal na to. Nagngingit-ngit siya at bumalik sa loob ng bahay ngunit napasigaw nung gumuhit ang matalim na kidlat sa kalangitan. Nalalaki ang mga mata niya matapos maalalang babagyo ngayon sabi ng matanda. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto ng kambal at sinarang mga bintana doon. Maging sa kwarto ni Lyndon ay ganun din ang ginawa niya. Napatigil siya sa pagsara ng pinto. Muling nalaki ang mga mata niya matapos maalalang kukuha ng mangga si Lyndon. Baka tamaan ng kidlat o kaya'y mabasa ng ulan. Nagmadali siyang naglakad pababa para sana pigilan ito. Kaya lang ay hindi na niya ito dinatnan. Humanap siya ng payong pero wala siyang makita. Tanging flashlight ang bitbit niya bago lakas ng loob na lumabas. Wala pa namang patak ng ulan pero ang hangin ay may kalakasan na. Mayat mayari ng mahinang kidlat sa kalangitan. Kinakabahan man itinatahak niya ang daan papunta sa manggahan. Gusto niyang isigaw ang pangalan nito pero baka akala pa ng mga kapitbahay nila ay may masamang nangyari. Napakurap siya noong makitang liwanag ng cellphone sa may puno ng mangga. Napapalatak siya. Hindi talaga ito nag-iingat. Gusto pa yatang tamaan ng kidlat. Hindi pa man siya nakakatakbo. Patungo kay Lyndon ay bumuhos ng malakas na ulan. Lyndon! Malakas na niyang tawag bago tinakbo ang distansya. Pilit niyang tinakpan ang ulo gamit ang kamay niya, ngunit nababasa pa rin siya. What the heck are you doing here? Hindi ba't sinabi ko na maghintay ka? Galit nitong bungad sa kanya. Kasi paulan na! Hindi niya na ituloy ang sasabihin ng hilahin itong kamay niya. Ang palad nitong nagsilbi niyang payong bago siya nito tinakbo sa kung saan. We cannot go back home now. Might as well stay at the barn house. Paliwanag nito, tumango siya. Ngunit ramdam na niyang lamig sa basa niyang damit. Dapat pala'y nakinig siya dito maghintay na lang. Nag-aalala kasi siya pero heto at dalawa silang basang sisiw. Malutong itong nagmura nung makarating sila sa kubo. Umakyat sila sa tatlong hagdan.
Lumangit-ngit pa ang pinto noon noong buksan ni Lindon. "There's nothing here. Let's go back home once the rain stops." Malamig nitong informa. Deja vu. Deja vu ang nasa isip niya noong mga oras na yon. Parang binalik siya nung mabasa sila ng ulan at magstay sa isang hotel. Sumiksik siya sa gilid. Papag ang inuupuan niya. Madilim pang paligid pero nung ayusin itong dala niyang flashlight ay medyo nagkaroon ng liwanag. Nakikita na niyang refleksyon nito. Ang seryoso nitong mga matang nakatingin sa hawak nitong cellphone. May tatawagan yata ito. "Huwag mo na munang gamitin ang cellphone mo. Baka tamaan tayo ng kidlat." Napangiwi siya nang bigla siya nitong iiwas na sulyapan. Agad siyang nagitinginan pero nakita pa niyang pagpatay nito sa sariling cellphone. "Are you cold?" Malamig nitong tanong. Paano hindi siya lalong manlalamig kung malamig ang pakikitungo nito? Ang ingay na nga ng ulan pero dinig pa rin niyang kabog ng dibdib niya. "Are you mad?" May ingat niyang tanong kay Lindon. Alam niyang galit ito sa kanya. Gusto niya lang marinig dito na galit nga ito. Ang kaso'y sumanda lang ito sa dingding. Sinanda lang ulo't pumikit. Siya naman niniyakap ang mga tuhod niya. "Lindon?" Mahinang tawag niya ngunit wala itong kibo. Nanginginig ang labi niya. Galit nga ito talaga. Natitiis na siya nito. Narealize na ba nito na hindi niya sinagot ang tanong nito kanina? Napabugas siya ng hangin. Tumayo siya at lakas loob na sumandal sa tabi nito. Nahuli niya pang mabilis nitong sulyap sa kanya, ngunit kagad din itong pinikit ang mga mata. Maingat niya sinandal ang ulo niya sa balikat nito, ngunit muntikan pa siyang mapasubsob noong umiwas to. Gusto niyang maiyak sa ginawa nito ngunit mukhang wala naman itong pakialam. Huminga siya ng malalim at humugot ng lakas ng loob. "Aren't you going to kiss me?" Walang ligoy niyang tanong. Gusto pa rin niyang paniwala ang galit ito dahil hindi siya pumayag na may mangyari sa kanila noong nakaraang gabi. "Why would I?" Tamad nitong sagot. "Because we're alone and we're supposed to do nasty things." Napatigil siya noong mapakala itong natawa. "I thought you don't want me to kiss you." Umawang ang mga labi niya. Naalala niya nga sinabi niya dito na huwag na siya nitong halikan. Natamemi siya. "Do you want to please me now because you have made a mistake?" Makahulugan nitong tanong. Dumobleng ka ba niya't napapikit? Gusto niyang pagtakbahan ng kasinungalingan niya. Pero gusto niya rin makasama to bago pa man matuldukan ng lahat. "I believe I am innocent." Mihinang sagot niya na kahit siya'y nagdududa sa sinabi niyang yon. "I want to believe that too." Namamaos nitong usal. Kita niyang nagmulat to ng mga mata, ngunit sa bubong naman ang tingin. Naikuyom niyang mga kamao, naglalaban ng isip at katawan niya. Ayaw na niyang gumawa ng kasalanan pero hinahatak naman siya ng katawan niya palapit dito. "Bahala na. I want to prove that I am innocent." Aniya, inosente naman dapat talaga siya dahil siya itong unang pinagtaksilan. Ngunit alam niya simula noong magplano siyang maghiganti, siya na rin mismong gumawa ng mga kasalanan. Nahigit niyang hininga nung bilingan siya nito ng tingin. Nangis ito, napailing bago muling tumitig sa bubong. "Are we playing dumb? Aren't we?" Sarkastikong tanong nito. Nilunok niyang kabat lakas na loob ni inalis ang basa niyang damit. Buo na ang loob niya. Siya na mismo nga halik sa lalaki dahil ayaw siya nitong halikan. Gusto niya rin patunayin na inosente siya sa sarili niyang paraan. "Hindi mo ako sinagot kanina." Hindi niya pinatapos ang sasabihin nito. Siya mismo gumapang sa kandungan nito at hanapin sa dilim ang mga labi nito. "If you're doing this just because you are guilty, please stop." May ding pigil ni Lindon matapos pakawalan ni Beth ang mga labi nito. Nanghinang mga kamay ni Beth at bumagsak lang sa balikat nito. "Ayaw ba talaga nito? Alam mong mahina ako pagdating sa'yo." Gutom, hindi makapagpigil at madaling mabaliw. "Please, do not take advantage of my weakness." Nahihirapang pakiusap nito, napalunok siya. Napapikit at balak pa sanang lumayo dito upang isalbang pangmumukha niya. Ngunit kagad siyang napaangat ng tingin nung pigilan nitong magkabilang bewang niya. "Shut that look. Fine, let's do it." May rahas na bigkas nito. Napasinghap siya ngunit kagad ding inawang mga labi nung marubdob siya nitong halikan. Napaarkong likod niya nung kalasintong suit niyang brasier. Napapikit siya at napaungol nung marahan siya nitong nilapag sa kahuhin na sahig. Wala siyang pakialam sa mga oras na yun kung matigas ang hihigaan niya. Ang alam niya lang ay ang sensasyong nararamdaman mula sa bibigat mainit itong palad. "Lindon," namamaos niyang usal. Para siyang sinilaban, kahit umuulan ay kusang lumitaw ang pawis niya at lalo nagbagang kanyang pakiramdam.
Ramdam niya ang kanyang pagsabog ngunit wala yata tong balak na tumigil. Lindon, mahina niyang usal bago niliyad ang sarili. Hindi na niya kakayanin ang sensasyon kung mananatili pa to doon. Mukhang nakuha nitong gusto niya. Isang halik pa doon ay tumigil to. Lumuhod ito walang hirap na hinubad ang t-shirt nito mula sa likod. Napamura pa to sa pagtanggal ng sarili short. Pero nung magtagumpay, maras nitong hinilang balakang niya. Ngunit kusa rin napatigil. Nahigit niyang hininga. Ayaw niyang tumigil to. Hindi ngayon pareho silang nasa gitna ng init. May problema ba? Natatakot niyang tanong, umigting ang panga nito. Nagtaka siya noong tulungan siya nitong bumangon, ngunit napasigaw ng padapain siya nito. Inangat itong balakang niya habang siya pininid ng mga palad sa malamig na papag. Matigas ang papag, masasaktan ang likod mo. Pag-araraso nito, napatango siya na nauwi sa hiyaw noong paghiwalay nito mga hita niya mula sa likod. Naikuyom niyang kamao at napapikit nung magsimula to. Napapasigaw siya sa bawat paghampas ng kanilang katawan. Ayaw niya rin tumaging masuyo sapagkat gusto niyang parusahan siya nito. You have been a bad girl, haven't you? Sansawal nitong tanong. Nababaliw siguro siya dahil napangisi siya. I am, punish me, Lindon. Sakay niya sa sinabi nito. At tila nagbigay yun ng hudyat sa lalaki upang dumoble ang rahas nito. Para na siyang mabubuwal at mapapasubsob sa papag sa rahas ng bawat galaw nito. Naglahong pagiging masuyo nito. Wala tong tigil. Kung may malapit na bahay lang siguro maririnig sila. Tinalo pa ng boses niya ang lakas ng ulan. Di hindi siya nag-alinlangan na humiyaw ng malakas nung pareho silang sumabog. Ramdam niyang panghihina. Alam niyang babagsak na siya sa papag ngunit napayakap nito ang kanyang tiyan at imbis na padapay na paupo siya sa kandungan nito nung sumandal to sa dingding. Pareho silang hingan, naghahabol ng paghinga. Namamawis at daigpan tumakbo sa maraton. Sinandal niyang ulo sa dibdib nito at hiniya na nakayakap itong braso sa kanyang tiyan. That was a blast. Mahinang usal niya. Hindi ito sumagot, ngunit inayos naman ang buhok niya at tinalikan ang kanyang ulo. Napangisi siya at nakaisip ng kapilyuhan. Stop that. We need to go back home. Wala nang ulan. Informa nito. Napasimangot siya pero lumayo rin dito. Sabay silang nagdamit muli. Pagbukas ng pinto'y tumila ng malakas na ulan. Akmang bababa na siya ngunit iniharap nitong likod sa kanya. Hop in. I bet you cannot walk that fast. Namula siya sa sinabi nito. Nahihiya pa siyang yumakap at nagpakarga sa likod nito. Sinandal niyang baba sa likod nito nung nagsimula na tumaglakad. Yung mangga ko, paalala niya. Ikukuha kita bukas ng umaga. Malamig nitong sagot, napabuntong hininga siya. Pakaramdam niya huling pagsasalo na nila yon. Nalungkot siya pero ayaw niya matapos ng ganun lang. Masama ba siya kung gugustuhin niyang maalala siya nito kahit sa usaping kama lang? Gusto niyang punan ng bagay na nagpapalungkot sa kanya. Dahil kung hindi lang siya kasal at kung hindi lang ikakasal si Lindon, mas gugustuhin niyang ito na lang ang magiging endgame niya. What do you think you're doing? May diin na tanong nito. Kumurop siya pero inusenteng ngumiti na umatanaw ng kahoy na bahay. I am not satisfied, Lindon. I want something more dangerous. Something I don't want to forget. And something extremely hot. Sensual niyang bulong sa tenga nito. Napangisi siya nang maramdaman ng paninigas ng mga muscles nito. Mahina pa itong nagmura pero hindi sumagot. Shh! Bulong niya nung maras nitong buksan ng pintong bahay. Tinapon itong hawak na flashlight at cellphone sa kung saan bago tinahak ang kwarto nito. Umusbong ang pinaghalong kapat-init sa kanyang katawan. Fine, let's do something hot. Gigil na bulong ito bago siya nilapag sa kutsyon. Nagising siyang nakayakap ito sa kanya ni hindi pa kalatang liwanag sa paligid. Pareho silang walang saplot at nagtatago sa ilalim ng manipis na kumot. Masakit man ang katawan niya ay pinilit niyang tumayo upang kuhanin ang cellphone niya. Gusto na niyang ipaasikaso at ipadala na kay Malcolm ang annulment papers. Humugot lang siya ng t-shirt sa damit nito bago nagtungo sa kabilang kwarto. Maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi magising ang kambal. Napangiti siya nung makitang mahimbing din ang tulog ng mga to. Pareho pang may yakap na unan. Inayos niya ang kumot ng dalawa bago kinuha ang kanyang cellphone. Agad din siyang bumalik sa kwarto ni Lindon at sumiksik muli sa tabi nito. Napangiti siya nung agad na yumapos ang matipuning tong braso sa kanyang tiyan. Binigyan niya ito ng halik sa pisngi bago binuksan ang cellphone. Nangingiti pa siya pero nangunot din ang noo niya nang makitang pumasok ang tawag ni Avril doon. Ayaw niya sanang sagutin
ngunit kusang kumilos sa mga daliri niya at sinagot ang tawag. Kuryoso niyang nilagay yon sa kanyang teng at halos mahulog ang puso niya sa naririnig na pag-iyak nito. "What happened, Avril?" Napabalikwas siya ng upo pero humigpit ang yakap ni Lindon dahilan upang muli siyang mapahiga. Siniksik nitong ulo sa dibdib niya at malamang narinig nitong kabog ng kanyang puso. "Avril, may problema ka ba?" Mahinahon at concern na niyang tanong. Ayaw naman niyang may masamang mangyari dito. Kinakabahan siya sa pag-iyak nito. Humikbi itong muli bago nagsalita. "I'm sorry, Beth. I am really sorry. I'm sorry." Paulit-ulit nitong bigkas na nagpaawang sa mga labi niya. Ano kayang dahilan ng pagtawag ni Avril kay Bethany? Ano ang malalaman ni Bethany sa kaibigan? Nikakagulat niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.